Going live in 3, 2, 1. Hi, I'm Mitzi. And hi, I'm Marco. And welcome to our 4th FB Live. Guess the word. Marguess! It's okay. There's no one, Pinaman. You can still play, but you have to lower down your volume, okay? Mm-hmm. Hello! Hello! Good evening! Good evening! Hello, good evening. Good evening. Bakit ganun? Wala kami nakikitang comments. Okay lang ba 'yon? Ah, there. Hi Mary Rose. Hi Mary Rose. Good evening, MM. Good evening, MM. Kuha na po tayo ng mga share badge. Good evening po sa mga viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. Para makapag-start na po tayo. Si Miss MM, ay meron na po siyang share badge. Good evening, Miss Bench. Say good evening to Miss Bench. Good evening. Good evening, Miss Bench. Hi. Kuha na po ng share badge. Hello, Miss Hazel. Kuha na ng may share badge na si Miss Hazel. Si Miss Mary Rose, ay meron na rin siyang share badge. May bago pa tayong dagdag sa mechanics, pero simple lang naman po. Pa-heart naman po ng live. Hello, Miss Ashley! Say good evening to Miss Ashley. Good evening, Miss Ashley. Good evening, Miss AC. Good evening, Miss AC. Good evening, Miss Jonna. Good evening, Miss Jonna. Hello, good evening po. Sa mga wala pa pong share badge, kuha na po tayo ng share badge. May bago po tayong dagdag sa mechanics, pero simple lang naman po. Paki-heart naman po yung live. Natutuwa po kasi si Marco pag nakikita niyang maraming heart. Hello, Miss Mary Ann. Good evening. Good evening, Miss Jonna. Si Miss Jonna, meron na siyang share badge. Si Miss Carmi, good evening. Meron ka na pong share badge. You say, good evening, Miss Carmi. Good evening, Miss Carmi. Good evening, Miss Mary Rose. Thank you sa heart. Pa-heart naman po nung live. Yan, ang dami na nating hearts. You see, can you see the hearts? Yes! So cute! Hello, Miss Cecil. Good evening. Good evening. Kuha na pa tayo ng mga share badge. Si Miss Cecil, wala pa siyang share badge. Good evening, Miss Saxna. Yan, meron ka na pong share badge. Good evening, Miss Dolores. Meron na rin po kayong share badge. Good evening, Mr. John. You say good evening to Mr. John. You say good evening to you. Good evening, Mr. John. Kuha na po tayo ng mga share badge. Nakikita ko naman po na mayroon na po kayong mga share badge. Good evening, Miss Erica. Meron ka na rin share badge. Good evening, Miss Alana. Maaga ka ngayon. You say good evening to Miss Alana. Good evening, Miss Alana. Yan, meron na ring share badge si Miss Banj at si Miss Alana. Good evening, Miss Joyce. Kuha na, wala ka pang share badge. Baka hindi naka-public yung iyong profile. Good evening, Miss Lisa. Kuha na po ng share badge. Hello, Miss Janet. Meron ng share badge si Miss Janet. Good evening, Miss Cecil. Wala ka pa ring share badge. Good evening, Miss Flora Mee. Meron na siyang share badge. Good evening, Miss Princess. Meron ka na pong share badge. Si Miss G, ay wala pa pong nag-a-appear na share badge sa inyong pangalan. Paano po ba magkaroon ng share badge? I-share niyo po itong live na to sa inyong profile. I-public yung inyong profile. At i-share sa public groups. Para magkaroon po kayo ng share badge. Hello, Tita Glenn! Say hi to Tita Glenn! Hello, Tita Glenn! Good evening, Miss... Good evening, Glenn! Good evening, Miss Leslie!
Si Miss Leslie ay wala pa siyang sharer badge. Kahit si Tito Glenn ay wala pa siyang sharer badge. Paki-share lang po itong live sa inyong profile. Tapos po ay i-public nyo po yung inyong profile at i-share sa mga groups para magkaroon po kayo ng sharer badge. Tapos may bago pa tayong nadagdag sa mechanics, pero sobrang dali lang naman po. Paki-heart lang po itong live. I'm scared. Hello, Miss Marian. Hello, Mr. Mac. Hello, Miss Rochelle. Pwede po tayong manalo ng 100 GCash pag kayo po ang nakahula ng word sa ating Guess the Word. Good evening, Miss Jessica. Good evening, Miss Jessa. Kuha na po tayo ng mga sharer badge. Good evening, Miss Marilyn. Kuha na po ng sharer badge. Good evening, Miss Nika. Kuha na po ng sharer badge. Good evening, Miss Joyce. Uulitin ko lang po yung mechanics sa ating Guess the Word. Una ay i-like nyo po ang FB page ni Marco. Pangalawa po ay i-share po itong live na ito sa mga public groups para magkaroon po kayo ng sharer badge. Pangatlo ay simpleng-simple, i-heart nyo lang po. Thank you po, napakaraming hearts. Thank you. At syempre, yung pang-apat ay kailangan kayo po ang makahula ng word. Magkakaroon po tayo ng 5 words na papahulaan sa ating Guess the Word. 2 ang winner sa bawat word. Yung 2 na unang makakasagot ng tama sa ating Guess the Word. Para po sa pag-share, nagkaroon po tayo ng problem last time kasi yung mga iba po nagtataka. Bakit yung iba ang natanggap lang ay 100 GCash? Bakit yung iba ang natanggap ay 150 GCash? 100 GCash po talaga yung ating prize sa mga mananalo sa ating Guess the Word. Pero magkakaroon po ng additional na 50 kung nakapag-share po kayo sa 5 public groups. Kaya huwag lang po mag-share sa isa, mag-share po tayo sa 5 public groups. O kung mas marami po, syempre mas okay. Patulong po sa shares. Yan, meron na po kayong mga sharer badge. Nakikita ko na po ang inyong mga sharer badge. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At welcome po sa ating FB Live, Guess the Word. Marguess! Kuha na po tayo ng mga sharer badge. Opo, hello Michelle, meron ka na pong sharer badge. Hello, Mr. Angelito. Opo, meron ka na pong sharer badge. Hello, Miss Aida. Good evening. Kuha na po ng sharer badge. Hello, Miss Christine. Opo, nakikita po kita. At meron ka na pong sharer badge. Thank you po sa mga heart. Paki-heart lang po itong live, ha? Visible na si Miss May at meron na siyang sharer badge. Good evening, Miss Irene. Say good evening to Miss Irene. Good evening, Miss Irene. Mananalo kaya ulit ngayon si Miss Irene? Si Miss Irene ay nanalo ng 2 beses nung last Friday. Swerte pa rin kaya siya ngayon? Mananalo pa rin kaya siya today? Hello, Miss Joyce. Opo, meron ka na pong share badge. Hello, Miss Charmaine. Good evening, Miss Lynn. Good evening, Miss Chacha. Meron na po kayong mga share badge. Sa mga wala pa pong sharer badge, i-share lang po itong live na ito sa inyong profile, i-public ang inyong profile, at i-share sa mga groups. Kung gusto nyong madagdagan ng 50 pesos na GCash, yung inyong 100 GCash, ay i-share po ito sa more than 5 public groups. At pag kayo ang nanalo at nag-send na kayo ng message ng details ng inyong GCash, isama po ang picture o screenshot ng proof na nakapag-share po kayo sa 5 public groups para yung 100 ninyo magiging 150 GCash. Good evening, Miss Christine. Opo, meron ka na pong sharer badge. Good evening, Miss Jonna. Good evening, Miss Anage. Say good evening to Miss Anage. She's saying hi to you. Hi, Miss Anish. Hi, Miss Anish. Hi, Miss Nika. Good evening, Miss G. Good evening, Mr. Arnel. Kuha na po ng mga share badge. Mag-i-start na po tayo in 1 minute. Na,
Good evening, Miss Natasha. Good evening, Miss Joanne. Good evening, Miss Anne. Good evening, Miss Mary Rose. Meron na po silang mga share badge. Hello, Miss Avril. You say hello to Miss Avril. Hello, Miss Avril. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Welcome po ulit. At magpapakilala po kami ulit para sa ating mga bagong viewers. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang inyong, ang ating FB Live. Guess the word. Marges! Mag-i-start na po tayo in a minute, kaya kuha na po tayo lahat ng mga share badge. Paki-heart po itong live, ha? Para kung ang sa mga nagtatanong po kung ano po ang ating mapapanalunan. Hello, Miss Josephine! Miss Josie! Hello, Miss Maria! Meron na po kayong mga share badge. Hello, Miss Janice. Meron ka na rin pong share badge. Si Miss MM ay visible at meron na rin siyang share badge. Sa mga nagtatanong kung ano po ang mapapanalunan sa ating guest the word, 100 na GCash po. 5 po ang ating papahulaan na word. 2 ang mananalo sa bawat word. Kaya ang total na mananalo ay 10. Ang papanalunan po ay 100 GCash, pero kung nakapag-share po kayo sa 5 public groups at nakapag-send kayo ng proof sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban, ay madadagdagan ng 50 ang inyong 100, magiging 150 GCash. You're welcome, Miss Avril! You're welcome! Mananalo kaya ulit today, tonight si Miss Avril? Hello, Miss Kathy. Good evening. Hello po sa ating mga viewers. Good evening po. Lalong-lalo na po sa mga first time pong manood ng aming Guess the Word. Magpapakilala po kami ulit. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At welcome po sa ating fourth live Guess the Word. Marges! Mag-start na po tayo soon, kaya kuha na po tayo ng mga share badge. Kung na-start na po natin yung Guess the Word sa ating first word at wala pa po kayong share badge, okay lang po yun. Meron pa pong second word, third word, fourth word, at fifth word. Pwede po tayong manalo ng paulit-ulit. Meron po tayo last Friday si Miss Irene. 2 beses po siyang nanalo. Kaya ang nakuha po niya ay 200 GCash plus nadagdagan po yun ng 50 kasi nakapag-share po siya sa 18 public groups ata yung share ni Miss Irene. Thank you po sa mga nagsishare ng more than 5 public groups. Dumadami na po tayo. Good evening po. Good evening sa mga bagong viewers. Hello, Miss Jocelyn. Hello, Mr. Andres. Hello, Miss Resty. Good evening. Good evening, Mr. Lando. Good evening. Good evening, Rodman. Good evening, Rodman. Good evening, Miss Catherine. May share badge ka na po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng share badge. Mag-start na po tayo ng ating Guess the Word in a minute. Habang naghihintay po tayo ng mga ibang kumukuha ng kanilang mga share badge, sana po i-like and subscribe niyo po yung YouTube channel ni Marco. Marco Antonio Panganiban, na-start na po natin yung mga mechanics para sa ating gadget giveaway sa kanyang YouTube giveaway. Kaya kung gusto niya po pang makahabol, mag-like and subscribe lang po tayo ng kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. Thank you po sa mga nag-share sa more than 5 public groups. Pa-share pa po. Hello, Mr. Renz. Say hello to Mr. Renz. Hello, Mr. Renz. Good evening, everyone. Good evening, Miss Anner. Good evening, Miss Betshay. Kuha na po tayo ng ating share badge at mag-i-start na po ang ating Guess the Word. Si Miss Anna ay opo. Nakikita ko po kayo. Good evening. Meron na rin po kayong share badge. Good evening, Miss Chana. Meron ka na rin pong share badge. Good evening, Miss Donna. Opo, welcome na welcome po tayong sumali lahat. Lahat po tayo ay pwedeng-pwedeng sumali at pwedeng-pwedeng manalo. Uulitin ko lang po yung mechanics ng ating game. Pakilike po yung Facebook page ni Marco.
Marco Antonio Panganiban. At i-heart niyo po itong live na ito. Pangatlo po, dapat meron po kayong share badge. Kaya, i-share niyo na po itong live na ito sa inyong profile. I-public ang inyong profile at i-share sa more than 5 public groups. Para pag nanalo po kayo, hindi lang po 100 ang GCash ninyo, madadagdagan po ng 50. Magiging 150 GCash. Pang-apat, syempre kayo po dapat ang unang nakahula ng ating pinapahulaang word. Magkakaroon po tayo ng 5 na words sa ating guess the word at 2 po ang winners sa bawat word. Huwag po kayong sasagot kaagad. Pagka binasa po ni Marco yung mga clue, huwag po muna kayong sasagot. Uulitin ko po ulit yung mga clues. Pag sinabi ko na po yung go, tsaka po kayo sumagot, ha? Hello po sa mga bagong viewers. Hello, Miss Chrislyn. Thank you po sa mga shares. Please keep on sharing po. Thank you, Miss Erica, sa yung 15 groups. Thank you. Pa-share po sa more than 5 groups, ha? Public groups po. Thank you po sa mga shares. Good evening po. Mag-i-start na po tayo. Kaya magpapakilala na po kami ulit kasi mag-i-start na po tayo ng ating Guess the Word. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At welcome po sa ating 4th FB Live Guess the Word. Marguess! At ang ating first word ay... Babasahin po ni Marco ang mga clues. Huwag po muna sasagot. Uulitin ko po ulit yung mga clues. Pag sinabi ko na po yung go, tsaka po lang po kayo sumagot, ha? Kasi po pag sumagot na po kayo bago ko po sabihin yung go, hindi ko po yun mababasa. Kaya kukopyahin lang po nila yon. Kaya huwag po muna kayong sumagot, ha? Ito na po ang ating, opo Miss Michelle, nakikita po kita. Ito na po ang ating, hello Miss Lalaine. Say good evening to Miss Lalaine. Good evening Miss Lalaine. Good evening everyone. Good evening everyone. Babasahin ko na po. Babasahin ko na po. Ang clues. Ang clues. Para sa first word. Para sa first word. First word. First word. Unang clue. Ito ay pangalan ng luto ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Pangalawang clue. Mayroon itong 13 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng 2 salita. Uulitin ko po ang clues. Wala po munang sasagot, ha? Hello po sa lahat. Hello po sa ating mga bagong viewers. Please keep on sharing po. Nakakatuwa kasi marami po tayo ngayon. Please keep on sharing po, ha? At paki-heart po yung live. Pa-share po sa mga public groups. Ulitin ko na po ulit ang clues para sa first word. Wala po munang sasagot. Hintayin nyo po. Nasabihin ko po yung go. Huwag po munang sasagot. Hindi ko po makikita yung mga sagot ninyo. Kukopyahin lang po nila itong mga to. Huwag po muna sasagot, ha? Hello, Miss Nida. Hello, Miss Maria. Wala po muna sasagot. Hello, Mr. Daryl. Wala po muna sasagot, Miss Avril. Wala po muna sasagot. Uulitin ko po muna ulit yung mga clues. Pag sinabi ko na po yung go, dun pa lang po kayo sumagot. Kasi yung una pong makikita ko ang tamang sagot pagkasabi ko ng go, yun po ang mga mananalo. First word. Unang clue. Ito ay pangalan ng isang ng luto ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Mayroon itong 13 na letra. 13 letters po itong word na ito. Wala po muna sasagot, hindi po makoconsider lahat yan. Kokopyahin lang po nila lahat yan. Pangatlong clue. Binubuo ito ng 2 salita. Yan po ang ating unang word.
Ang ating first clue ay ito ay isang luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue, mayroon itong 13 na letra. Pangatlong clue, binubuo ito ng 2 salita. Go! Pwede na pong sumagot, hindi po nilagang baboy. Hindi rin po adobong manok. Good evening po sa ating mga bagong viewers, hindi po tinolang manok. Kuha na po kayo ng share badge. Napakadali lang po ng mga words. Mag-enjoy po kayo dito. Magkakaroon po tayo ng 5 words na papahulaan na pwede po kayong manalo ng 100 GCash, 2 pang mananalo sa bawat word. Kaya sa mga wala pa pong share badge, kuha na po kayo ng mga share badge. Hindi po relyenong bangus, hindi po tinolang bangus, hindi po sinigang na baboy. Wala pa pong nakakakuha ng tamang word, kaya sagot lang po kayo ng sagot, hula lang po tayo ng hula. Ito pong word na ito ay luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Meron itong 13 na letra, 13 letters. Binubuo ito ng 2 salita, 2 words. Luto ng pagkain, 13 letters, 2 words. Hindi po relyenong bangus. Hello, Miss Lovely. Good evening. Hindi po sinigang na manok. Pwede palang isigang ang manok. Hindi rin po sinigang na baboy. Hello, Miss Allison. Kuha na po tayo ng mga share badge. Join na po tayo. Napakadali lang po ng mga words. Mag-enjoy po kayo ngayong gabi. Kaya huwag niyo po kaming iwanan hanggang sa 5th word. Hindi pa tinolang manok, gusto niyo na bang marinig ang pang-apat na clue? Hello, Mr. Ren? Miss Ren? Hello, Miss Lelaine? Kuha na po tayo ng ating mga share badge. Hindi po inihaw na baboy. Bibigay po natin yung ating pang-apat na clue. Hindi po paksiw na bangus. Wala pa pong nakakakuha. Kaya, hula lang po tayo ng hula. Ibibigay na natin ang ating pang-apat na clue para magkaroon po kayo ng idea kung ano po itong luto na ito. Pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Ito ay pagkain na ito ay inihahanda pag may birthday. Ihinahanda itong pagkain na ito pag may birthday. Hindi po chicken curry, hindi rin po pansit canton, hindi po pansit gisado. Ito po ay lutong Pinoy na Pinoy. May 13 letters po ito, 2 salita. Binubuit po ito ng 2 salita, 2 words. 13 letters, 13 letters po, hindi po ginata ang laing. 13 letters, may 2 words po ito. Hindi po pansit palabok, hindi po ito lumpiang Shanghai. 13 letters, hindi po ginata ang gulay, hindi po palabog. Ang pang-apat na clue natin ay, ito ay hinahanda pag may birthday. Pero hindi po ito spaghetti kasi 2 salita po ito, 2 words. Hindi rin po siya pansit canton kasi 13 letters po siya. Hindi rin po siya pansit malabon at hindi po lumpiang baboy. Sa ating mga bagong viewers, pwede pa po kayong kumuha ng share badge at mag-join sa paghula ng ating Guess the Word dahil wala pa pong nakakahula ng tamang word para sa ating unang Guess the Word. Hindi po lechon kawali, 13 words, hindi 13 letters. 13 letters, 2 words. Hindi din po lumpiang Shanghai, hindi po pansit Malabon. 13 letters, 2 words. Hinahanda kapag may birthday. Hello, Miss Ashley. Hindi po pansit Malabon. Ito po ay 13 letters. Hindi rin po lechong baboy. Pero tama po kayo, hinahanda rin po ang lechong baboy pag may birthday. Pero hindi po siya lechong baboy. 13 letters, 2 words, hinahanda pag may birthday. Babasahin na po ni Marco ang panglimang clue kasi wala pa pong nakakahula. Pakinggan niyo pong mabuti ang 5th clue, ang ating panglimang clue, kasi dito po ay makukuha niyo na po kung ano po itong word na ito. Napakadali lang po nito. Madali, Miss Resty. Manghula ka lang na manghula. Baka tumama ka.
Hindi po pritong manok, ito po ay hinahanda pag may birthday. Two words, 13 letters. At babasahin na po ni Marco ang panglimang clue. Ito panglimang ay clue. Panglimang clue. Ito ay luto na nagmula sa Isabela. Ito ay luto na nagmula sa Isabela. So, hindi po ito lechong manok, hindi crispy pata, hindi nilagang baboy. 13 letters, 2 words. Ano po ba yung hinahanda nyo pag may birthday na pampahaba ng buhay? Hindi po pininyahang manok, hindi crispy pata. Yung hinahanda po natin, tuwing may birthday, hindi po dapat mawala ito kasi ito po yung ating pampahaba ng buhay. Hindi po masyadong baboy, hindi po nakakahaba ng buhay ang fried chicken. Nakakaiksi po yan ng buhay, yung chicken skin. Hindi po birthday cake. Ano po yung hinahanda natin tuwing may birthday na pampahaba ng buhay? Tama po kayo dun sa pansit, pero mali po ang pansit bihon. Kasi po ito ay luto na galing sa Isabela. Ano po ito? 13 letters. 2 words. Hinahanda pag may birthday. Pampahaba ng buhay. Marami pong sumasagot ng pansit. Pansit bihon, pansit malabon, pansit canton, pansit loglog. Tama po yung pansit. Pero ano po yung pangalawang word? Kung galing ito sa Isabela, ano po itong word na ito? Mala. Malabon. May nakita na akong isang tamang sagot, pero iisa pa lang siya. Hindi po lumpiang Shanghai, hindi po pansit canton. Malabon! No, do not guess, anak ko. Hindi po pansit habhab, hindi rin po pansit malabon. Ito po ay pansit na galing sa Isabela. Luto sa Isabela po ito. Meron na po ako nakitang dalawang winners. Tama po yung salitang pansit. Pero ano po ang pansit pag galing sa Isabela? You say hi to them first. Hello, hello Marianne. Hello Lovely. Hello Nietzsche. Hello Josephine. Hello, Allison. Nag-hi po muna si Marco sa inyo kasi ay kailangan kong isulat yung ating mga winners kasi baka makalimutan ko. Ano ang pansit na galing sa Isabela? Ano ang pansit na luto sa Isabela? Marami na pong tumama, hindi po pansit pasita. May nakita na po ako mga tamang sagot. May mga maling spelling, may tamang spelling, pero nakita ko na po, meron na pong dalawang nakakuha ng tamang sagot. Ano itong 13 words na ito, 13 letters na ito, na may dalawang word na hinahanda natin pag may birthday kasi pampahaba ng buhay, na luto sa Isabela. Sa mga taga-Isabela, dapat alam nyo to. Sikat na sa Isabela. Itong pansit na ito ang kinakain mo pag nasa Isabela ka. At marami na po tayong nakikitang tamang sagot. Thank you po sa mga hello po sa mga bagong viewers. Good evening po. Kuha na po kayo ng mga share badge kasi nasa unang word pa lang po tayo. Meron pa po tayong 4 words na papahulaan. Sa bawat word po ay magkakaroon po tayo ng dalawang winners ng 100 GCash. Pero kung nakapag-share po kayo sa 5 public groups, madadagdagan ang inyong 100 GCash ng 50. Magiging 150 GCash ang inyong panalo. Napakadali lang po, huhulaan nyo lang ang word na napakadali din lang ng word. Sabihin na ba natin kung sino ang tamang sagot? At kung sino ang ating mga winners? At ang tamang sagot sa ating unang guest award na ang ito na lutong pagkain Pinoy na Pinoy na pampahaba ng buhay na luto sa Isabela ay say it na anak ko. Pansit Kabagan. Pansit Kabagan. Pansit Kabagan.
Ito po ay pansit kabagan. Pagka nasa Isabela po kayo, tikman niyo po ito. Napakasarap. Ito po ang pansit na niluluto sa Isabela. Pansit kabagan. Ito po yung ating sagot sa ating unang Guess the Word. At ang winners para sa ating unang Guess the Word na ang sagot ay pansit kabagan ay si Miss Ashley at si Miss Erica. Congratulations, Miss Ashley! Congratulations, Miss Erica! I-congratulate po natin si Miss Ashley tsaka si Miss Erica. Sila po ang winners ng ating unang Guess the Word na ang sagot ay pansit kabagan. You say congratulations, Miss Ashley. Congratulations, Miss Ashley. Congratulations, Miss Erica. Congratulations, Miss Erica. Congratulations, Miss Ashley and Miss Erica. Kayo po ang winner sa ating unang Guess the Word na ang sagot ay pansit kabagan. I-send niyo po sa messenger ni Marco ang details ng inyong GCash at siguraduhin na nakapag-share kayo sa 5 public groups para yung inyong 100 GCash ay magiging 150. Mag-send din po kayo ng picture o screenshot ng proof na nakapag-share po kayo sa 5 public groups. Please keep on sharing po sa ating mga bagong viewers. Nasa pangalawang Guess the Word pa lang po tayo. Samahan niyo po kami hanggang sa ating 5th na Guess the Word. Pwede po kayong manalo ng paulit-ulit. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. I-like niyo lang po ang Facebook page ni Marco. Kuha tayo ng sharer badge. I-share po itong live na ito sa inyong profile. Pagkatapos po, i-public nyo po ang inyong profile at i-share sa mga public groups. Pag na-share nyo po ito sa more than 5 public groups at kayo ang nanalo, hindi lang po 100 GCash ang inyong mapapanalunan, madadagdagan pa po ng 50 GCash. Magiging 150. Kaya i-share nyo po siya sa more than 5 public groups. Opo, si Miss Kalma ay visible po at nakikita ka na po ang kanyang share badge. Meron na rin po siyang share badge. Thank you po sa mga kumuha na kapag share na po. Sa mga wala pa pong share badge, pakishare lang po itong live sa inyong profile. I-public ang inyong profile at i-share po sa 5 public groups. Opo, nakikita po kita, Miss Lynn Ward. At meron ka na rin pong share badge. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating FB Live. Guess the Word. Marga! Tapos na po tayo sa unang word. Nasa pangalawang word na po tayo. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating pangalawang word, ipapaalala ko lang po kung hindi pa po kayo nakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban, paki-like and subscribe po. Magkakaroon po tayo ng YouTube giveaway this July. Actually, nag-start na po pero pwede pa po kayong makahabol. Kaya kung gusto niyo pong manalo ng gadget na gustong-gusto ng mga bata o ng mga estudyante na mag-online class, i-like and subscribe niyo lang po yung YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. Mag-i-start na po ang ating pangalawang Guess the Word. Opo, nakikita ko po si Miss Anna at nakikita ko rin po na meron na siyang share badge. Si Miss Sides, ay visible. Si Miss Divine, ay visible. Good evening po. Huwag po kayong aalis. Samahan niyo po kami hanggang sa 5th word. Kasi meron pa po tayong 4 words. Isa pa lang po ang ating natatapos. Good evening po. Thank you po sa mga shares. Please keep on sharing po sa mga public groups. Pag kayo po ang nanalo at meron po kayong na-share na more than 5 sa inyong sa public groups, hindi lang po 100 ang mapapanalunan ninyo, madadagdagan po ng 50 ang inyong GCash, magiging 150. Kaya please keep on sharing po to more than 5 public groups.
Si Mr. Mark ay nakikita ko po at meron na po siyang share badge. Hello, Miss Michelle. You say hello to Miss Michelle. Hello, Miss Michelle. Hello. Say good evening, everyone. Good evening, everyone. Please keep on sharing. Please keep on sharing. Mag-i-start na po tayo sa ating pangalawang Guess the Word. Babasahin po ni Hello, Miss G. You say hello, Miss G. Hello, Miss G. Babasahin na po ni Marco ang mga clues para sa ating pangalawang Guess the Word. Say na po. Second word. Second word. Unang clue. Makinig na po kayo. Ito na po yung mga clues. Ito ay pangalan ng luto ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Mayroon itong 10 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng isang salita. Wala po muna sasagot. Uulitin ko po yung mga clues. Second word. Unang clue. Ito ay pangalan ng luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang, huwag po muna sasagot. Hindi po sinigang, hindi po bulalo, huwag po muna sasagot. Pag naisagot niyo po yung tama, kukopyahin lang po nila yan. Hintayin niyo po muna sabihin ko yung go. Unang clue. Ito ay luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue, meron itong 10 letra. Hindi po adobong manok kasi ang ating pangatlong clue ay binubuo ito ng isang salita lang. Lutong Pinoy na Pinoy na may 10 letra at binubuo lang ng isang salita lang. One word. 10 letters, one word. Go! Go na po. Pwede na po kayong sumagot. Lutong Pinoy na Pinoy. 10 letters, one word. Wala pa pong nakakatama, kaya hula lang po tayo ng hula. Sa atin pong mga bagong viewers, pwede pa po kayong kumuha ng share badge. Kasi wala pa pong nakakatama, kaya pwede pa po kayong mag-join para sa ating pangalawang Guess the Word. Hindi po pakbet, 10 letters. Hindi po pansit bihon kasi ito ay one word. Hindi rin po pinapaitan, hindi po dinakdakan. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, one word. Sa mga bagong viewers, good evening po. Kuha na po kayo ng share badge kasi pwede pa po kayong sumagot dahil wala pa pong nakakatama. Hindi po dinakdakan, hindi po dinengdeng, hindi po kaldereta. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, one word. Hindi po dinakdakan, huwag pong kopyahin yon kasi mali po yon. Hindi rin po dinengdeng. Lutong Pinoy, 10 letters, one word. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po tayo ng mga share badge. Kasi wala pa pong nakakahula ng tamang sagot. Pwede pa po kayong mag-join sa ating pangalawang Guess the Word. Hindi po dinakdakan, hindi po dinengding. Good evening po. Good evening, Miss Rana. Kuha na po ng share badge. Good evening, Miss Melissa. Hindi Valenciana. Hula pa. Hindi po pinakbet. Good evening, Miss Australia. Good evening, Miss Ashley. Pero hindi toko at baboy. One word lang, Miss Ashley. Hello, Miss Althea. Kuha na po ng share badge. Hula lang po tayo ng hula kasi wala pa pong nakakahula. Hello, Miss Jolina. Miss Cyril. Good evening, pero hindi po menudo. Ito po ay 10 letters. Lutong Pinoy na Pinoy, para sa ating mga bagong viewers, ito po ang clue. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, one word. Good evening, Miss Jean. Wala pa pong nakakahula, hindi po afritada,
Hindi po takot baboy, Miss Erica. One word lang siya. Hindi po kaldereta, Miss Vange. 10 letters, one word. Hindi po dinuguan, hindi po champorado. Naubusan na ba kayo ng ihuhula? Gusto niyo na bang marinig ang ating pang-apat na clue? Mahuhulaan niyo na pag narinig niyo yung pang-apat na clue. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Pwedeng-pwede pa po kayo mag-join sa ating pangalawang guess the word kasi ay wala pa pong nakakahula. Wala, hindi po siya spaghetti. Good evening, Miss Rana. Good evening, Miss Melissa. Hindi po kutsinilyo ang ating pangalawang guess the word. Ito ay lutong Pinoy na Pinoy. 10 letters po ito. At meron po itong isang salita. One word. Hindi po aros caldo. Hindi po pinapaitan. Hindi kaldereta. Hindi champorado. Masarap yung champorado pero hindi po yun ang sagot. Hindi po sinigang na isda kasi one word lang po siya. Hello, Mr. Nico. Good evening. Kuha na po ng share badge. Habol pa po tayo sa ating pangalawang guess the word. Wala pa pong nakakakuha ng tamang sagot. Babasahin na ba ni Marco ang ating pang-apat na clue? Hindi aros caldo. Huwag niyong kopyahin yon. Mali. Hula pa kayo ng ibang luto. Marami pa po tayong lutong Pinoy. Hello, Miss Christina. Good evening. Hindi po iskabetche. Hindi po iskabetche. Babasahin ko na po ang ating pang-apat na clue. Babasahin na po ni Marco ang ating pang-apat na clue. Hindi po beefsteak. Pang-apat na clue, anak. Pang-apat na clue. Pangalan ito ng lutong gulay. Pangalan ito ng luto ng gulay. Ayan, mas madali na bang manghula? I-type nyo na sa comments lahat ng luto ng gulay na alam ninyo. In the loud house, in the loud. Meron na ba ako nakikitang tamang sagot? Hula pa ng hula, hindi gulay ang crispy pata. Binagoo nga na hindi rin po gulay. Luto po ito ng gulay. Lutong Pinoy na Pinoy. Good evening, Miss Manalyn. 10 words. Ay, sorry po. 10 letters. One word. Luto ng isang gulay. Hindi po gisantes. Hindi po pinakbet. Makbet. Hindi po ito lutong Ilocano. Yan, mas madali na pong manghula. Luto ng gulay, pero hindi lutong Ilocano. Hindi po sinantulan? Ano po kaya itong lutong gulay na ito na merong 10 letters at 1 word? Hello, Miss Evangeline. Good evening. Kuha na po tayo ng ating sharer badge. Pwedeng-pwede pa po kayong sumali sa ating guess the word. Meron pa po tayong 3 words na papahulaan. Hindi po chop suey, hindi pinakbet, hindi patalbog. Patalbog po ba ay luto ng gulay yon? Ngayon ko lang nabasa yon. Sinantulan, masarap po yan. Natitikman ko yan pag pumupunta ako sa Lucena. I'm walking on hindi po chop suey. Pinoy na Pinoy po ito. Hindi chop suey. Kasi ang chop suey parang Chinese siya. Hindi po siya dinengdeng, Miss Mary Ann, kasi hindi po siya lutong Ilocano. Hindi ang palaya. Sasabihin na ba natin ang tamang sagot? Good evening sa ating mga bagong viewers. Kuha na po ng ating share badge at pwedeng-pwede pa po kayong makahabol sa ating pangatlong word. Kasi para sa ating pangalawang word ay meron na ako nakikitang 2 tamang sagot. Actually, marami na ako nakitang tumamang sagot. Pero meron na pong naunang 2. Gusto niyo na bang malaman kung ano ang sagot para sa ating pangalawang guess the word? At ang sagot para sa ating pangalawang guess the word na luto ng gulay na may 10 letra at may isang salita ay Bulang lang. Bulang lang ang sagot sa ating pangalawang guess the word.
hindi po pinangat, bulang lang. Marami na po ngayon nakakasagot ng bulang lang, pero meron na akong nakitang dalawang winners kanina pa. Bago pa basahin yung ating fourth clue, ay nahulaan na nila. Hindi po malunggay, maggulay po yung malunggay, pero hindi po yun ay luto. Hindi po pinangat, parang isda ito pag pinangat, tama po ba ako? Meron din po bang pinangat na gulay? Dinengdeng po ay lutong Ilocano, pero hindi po ito lutong Ilocano. Pero yung itsura po ng bulanglang ay para rin siyang dinengdeng. Pero ang bulanglang po ay luto sa Southern Tagalog region. Tama po kayo sa sagot na bulanglang. Pero meron na po tayong dalawang winners. Sasabihin na natin kung sino ang ating dalawang winners. Ang dalawang winners, para sa ating second na guess the word, tama si Miss Mary Ann, ang bulanglang ay Tinagalog na dinengdeng. Kasi ang dinengdeng po ay lutong Ilocano. Ang bulanglang ay lutong Tagalog, Katagalugan. At ang winner, hindi po ensaladang pako, bulanglang. Hindi rin po si Guerrillas, luto. At ang winner para sa ating pangalawang guess the word, na ang sagot, opo Miss Manilyn, tama po kayo. Pwede rin Kapampangan ang bulanglang. Pag ginugel po ninyo yung bulanglang, dalawa po ang lalabas. Lutong Katagalugan siya at lutong Kapampangan din. Tama ka po dun, Miss Manilyn. At ang winner para sa ating pangalawang guess, winners pala kasi dalawa. At ang winners para sa ating pangalawang guess the word na ang sagot ay bulanglang, I see Miss Lovely and Miss Ashley. Si Miss Lovely at si Miss Ashley. Swerte naman ni Miss Ashley ngayon, pangalawang win na niya. Ang winner po sa ating pangalawang guess the word na ang sagot ay bulanglang ay si Miss Lovely at si Miss Ashley. Congratulations, Miss Lovely! Congratulations, Miss Ashley! Isend nyo lang po ang details ng inyong GCash sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban, at huwag nyo pong kakalimutan na mag-share sa 5 public groups para ang inyong 100 GCash ay madagdagan ng 50 GCash. Magiging 150 po yung inyong panalo. Ang atin na pong winners sa ating dalawang, ang atin na pong mga winners, meron na po tayong 4. Dalawa po sa unang guess the word, at dalawa din sa ating pangalawang guess the word. Sa unang guess the word, ang ating winner ay si Miss Ashley at si Miss Erica. Sa ating pangalawang guess the word, ang winner ay si Miss Lovely at si Miss Ashley ulit. Mananalo pa rin kaya si Miss Ashley sa ating pangatlong guess the word? Huwag po kayong umalis, samahan niyo po kami hanggang sa panglimang guess the word kasi dalawa po ang mananalo sa bawat word. At pwede po kayong manalo ng paulit-ulit. Congratulate natin si Miss Lovely at si Miss Ashley. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kung ano po ng mga share badge, pwedeng-pwede pa po kayong mag-join kasi meron pa po tayong tatlong words na pwede kayong manalo ng 100 GCash. Pwedeng madagdagan ang inyong panalo ng 50 GCash pag meron po kayong proof na na-share nyo po ang live na ito sa 5 public groups. Kaya please keep on sharing! In the live. Bago po natin sisimulan ang ating pangatlong word. Opo, Miss Laika. Nakikita po kita. Good evening, Mr. Guillermo. Kuha na po ng share badge. Pwede pa po kayong sumali sa ating guess the word kasi meron pa po tayong tatlong words na papahulaan. Magpapakilala po kaming ulit para sa ating mga bagong viewers. Good evening po. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating FB Live, Guess the Word.
Abby. Marges! May delay. Sorry. Bago po natin si Miss Lynn ay visible. Si Miss Ivy, good evening. Visible ka po. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Bago po natin i-start ang ating pangatlong guest award, paki-heart po yung live, ah. Thank you po sa mga nag-heart tsaka nagla-like. Kasama po yan sa mechanics. Paki-heart naman po yung live. Good evening po sa ating mga bagong viewers. So, ulitin lang po natin yung mechanics ng game. Kailangan pong nakapag-like po kayo sa Facebook page ni Marco. Pangalawa ay kailangan nakapag-share po kayo. Meron po kayong sharer badge. Kaya, kung wala pa po kayong sharer badge, i-share nyo lang po ang live na ito sa inyong profile. I-public po ang inyong profile. At i-share po sa 5 public groups. Pangatlo ay, siyempre, kailangan po, kayo po ang unang makasagot sa ating papahulaang word. Hello, Miss Donna! Hello, Mr. Lucky! Good evening! Kuha na po ng share badge. Opo, Miss Amy, visible ka po. Hello, Miss Camille! God bless you too! God bless you too! Hello, Miss Chan! Kuha na po ng share badge. Miss Dalisay, opo, visible ka po. Kuha na po tayo ng ating mga share badge. Good evening, Mr. Mark. Kuha na po ng ating share badge. Sa mga wala pa pong share badge, kuha na po tayo ng ating mga share badge. Miss Anne, opo, visible ka po. Bago po tayo mag-proceed sa ating pangatlong guest award, sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban, paki-like and subscribe naman po. Magkakaroon po dun ng YouTube giveaway na ang prize ay gadget na siguradong magugustuhan ng mga naka-online class. Thank you po sa mga nakapag-like and subscribe na. Sa mga hindi pa po, pa-like and subscribe naman po, please. Opo, visible po si Miss Mahal. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Start na po tayo para sa clues ng ating pangatlong guest award. Hello, Miss Annalisa. Good evening daw, anak. Say good evening to Miss Mike. Good evening! Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, Miss Mikey. Good evening, Miss Mikey. Opo, Miss Darla, start na po tayo. Good evening, Miss Charmaine. Good evening, Miss May. Good evening, Miss May. Good evening, Miss Chrissy. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you for joining us sa ating FB Live Guest Award. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating 4th FB Live Guest Award, Marges! Mag-start na po tayo para sa clues ng ating 3rd word. Makinig na po tayo. Babasahin po ni Marco, huwag po muna kayong sasagot. Pagkatapos po, babasahin ko ulit, huwag pa din po muna kayong sasagot. Pag sinabi ko na po yung go, tsaka po kayo sumagot, ha? Kasi pag sumagot na po kayo kaagad, kukopyahin lang po nila. Good evening po sa mga bagong viewers. Kuha na po ng share badge. Babasahin na po ni Marco ang mga clues para sa ating 3rd na guess the word. Makinig na po tayo. Third word. Third word. Unang clue. Ito ay pangalan ng luto ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Pangalawang clue. Mayroon itong 12 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng dalawang salita. Uulitin ko po yung clues kasi nahihirapan po mag-Tagalog si Marco. Actually, kaya po natin ginagawa din to para gumaling po si Marco na mag-Tagalog. Kaya sadya po talaga na hindi niya binabasa sa English. Kasi tinuturuan po natin mag-Tagalog si Marco. Uulitin ko po yung clues para sa ating pangatlong guest award. Wala po muna ang sasagot, ha? Antayin niyo po. Hello, Miss...
Hindi ko naman mabasa. Lem Mike. Busy ball si Miss Chris Joy. Wala pa pong sasagot. Hindi po adobong baboy. Hindi po adobong manok. Hello, Miss Leslie. Hello po sa Ilocos. Hello. Opo, sali po kayo. Si Miss Brenna. Sali po kayo. Lahat po tayo. Welcome na welcome mag-join. Good evening sa ating mga bagong viewers. Bago ko po basahin ang mga clues para sa ating pangatlong word, ay magpapakilala po kami ulit para sa ating mga bagong viewers. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating fourth live. Guess the word. Mar-guess! At nasa pangatlong word na po tayo. Babasahin ko na po yung clues. Pakinggan niyo pong mabuti. First clue. Ito ay luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Huwag po muna sumagot, hindi po adobong manok. Ito po ay luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Mayroon itong 12 na letra. 12 letters. Huwag po munang sumagot hanggat hindi ko pa sinasabi yung go. Kasi kahit tama po yung sagot ninyo, ay mai-invalid po at kukopyahin lang nila. Hindi po spam. Lutong Pinoy na Pinoy. Huwag po munang sasagot. Kahit po tama yung sagot ninyo, mai-invalid yan. Hindi pa po ako nag-go. Pasensya na po kung ang sagot nyo ay tama. Pero hindi pa ako nag-go kasi hindi po siya makakonsider. Babasahin ko po muna yung mga clues ulit. Antayin nyo pong sabihin kong go. Ito po ay pangalan ng luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Meron po itong 12 na letra. 12 letters. Binubuo ito ng dalawang salita. Go! Ngayon, pwede na kayong sumagot. Yung mga makikita kong sagot pagtapos ng go, yun lang po yung ma-start nating ma-consider, ha? Pasensya na po sa mga sumagot na hindi pa po ako nag-go kasi hindi po mako-consider yung inyong sagot. Hindi po adobong manok. Hindi po adobong manok. Hindi rin asadong baboy. Lutong Pinoy na Pinoy na may 12 letters at may dalawang salita. Two words. Hindi po lechong baboy. Hindi po asadong baboy. Hindi tinolang manok. Hindi sinigang na baboy. Two words po. Hindi pansit bihon. Hello, Mr. Romel. Good evening. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Yes, no, but it's not. Good evening po si Mr. Romel. No, that's not your principal, but Mr. Romel, okay? Mm-hmm. Good evening, Mr. Romel. Say good evening to Mr. Good evening, Mr. Romel. Hindi po talk what baboy. Kuha na po ng mga share badge. Kasi yung meron pa po tayong two words na papahulaan, makakahabol pa po kayo. Sa ating mga bagong viewers, kuha na po ng share badge. Good evening po. Pa-heart po ng live. I like that. Good evening, Miss Jeng. Babasahin na po ang ating pang-apat na clue para sa ating third word. Pang-apat na clue. Tinanong. Pang-apat na clue. Itong Pinoy na Pinoy Na lutuin na ito ay hinahaluan ng gata. Pang-apat na clue. Itong Pinoy na Pinoy na lutuin na ito ay hinahaluan ng gata. Kaya hindi po pansit habhab kasi hinahaluan po ito ng gata. Meron na po akong mga nakikitang tamang sagot. Hindi po inihaw na bangus. Meron po itong gata. Hindi po pansit habhab o kahit na anong pansit kasi hinahaluan po ito ng gata.
Meron bang pansit na hinahaluan ng gata? Baka meron, no, sa Bicol? Hindi po pansit canton? Hello, Mr. Miss Christina. Good evening. Kuha na po ng share badge. Hindi po ito Ilocano food. Hello, Carlo. You say hello to Tita Carlo. Hello, Tita Carlo. You say hello. Hello, Miss Mai. Good evening po. Hello, Miss Joy. Pwedeng-pwede na po tayong kumuha ng mga share badge kasi meron po tayong dalawang words na papahulaan. At ito na po yung panglimang clue para sa ating third na guess the word. Kilalang kilala itong lutuin na ito na nanggaling sa Bicol. Napaka anghang pero napakasarap. Hindi po ginata ang isda ang ating panglimang clue. Kilalang kilala po itong lutuin na to sa Bicol. Napaka anghang pero napakasarap. Ano po itong may gatang lutuin na ito na galing sa Bicol na napakaanghang pero napakasarap? Marami na po hindi po ginataang manok. Nakita na po natin ang mga tamang sagot. Marami na pong nakakasagot ng tama ngayon. Hindi po dinuguan. May gata po ito. Nakita na po natin ang winners. Marami na po tayo ngayon nakikitang tamang sagot para sa ating pangatlong word na napakadali lang siguro nito kasi nasa third clue pa lang tayo kanina. Meron na pong mga tumama. At ang sagot para sa ating third word na napakaanghang pero napakasarap ay... Didit na anak ka. Bicol Express. Bicol Express! Ang tamang sagot para sa ating third na guess the word ay Bicol Express! Ito ay lutong Bicolano. May gata po ito. Napakaanghang pero napakasarap. Bicol Express! Hindi po ginata ang gabi. Ang tamang sagot po ay Bicol Express. Good evening, Miss Bing! You say good evening to Miss Bing. Good evening, Miss Bing! Habol ka pa, Miss Bing! Kuha na ng share badge! Meron pa tayong dalawang word! Meron na tayong mga winners para sa ating pangatlong word at napakagaling nila, napakadali sigurong hulaan ng Bicol Express kasi nasa pangatlong clue pa lang po tayo ay nakapagsagot na sila ng Bicol Express. Actually, meron na po kaninang mga naunang nagsagot, pero hindi pa po ako nagsasabi ng go, kaya na-invalid po yung kanilang sagot. Kaya ang ating winners ay ang dalawa na nakasagot ng salitang Bicol Express pagkatapos kong sabihin yung salitang go. At ang ating winners para sa ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Bicol Express ay... I see... Read na anak ko. Carmen. Miss Carmi. And Miss... Mr. Daniel. Mr. Daniel. Ang winners ng ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Bicol Express ay si Miss Carmi at si Mr. Daniel. Congratulations, Miss Carmi and Mr. Daniel. Kayo po ang winners ng ating pangatlong guess the word na ang sagot ay... Bicol Express. I-congratulate po natin si Miss Carmi at si Mr. Daniel. Sila po ang winners ng ating pangatlong guess the word na ang sagot ay Bicol Express. Ipadala niyo po ang inyong details po ng inyong GCash sa messenger ni Marco Antonio Panganiban. Kung gusto niyo pong madagdagan ng 50 ang inyong 100 GCash, mag-send din lang po ng proof na nakapag-share po kayo sa 5 public groups. Congratulations, Miss Carmi and Mr. Daniel! I-congratulate po natin sila. Sila po ang winners ng ating third na guest award na ang sagot ay Bicol Express. Sa atin pong mga bagong viewers, good evening po!
pwedeng-pwede pa po kayong makahabol kasi meron pa po tayong dalawang words na papahulaan. Apat pa po ang pwedeng manalo ng 100 GCash. At pwedeng-pwedeng madagdagan ang inyong 100 GCash pag nakapag-share kayo sa more than 5 public groups. Kaya please keep on sharing po para pag kayo po ang nanalo, 100 plus 50. So magiging 150 GCash ang inyong panalo. Medyo nagahang po. Yan, okay na po ulit. Paki-like po yung ating live, ah. Visible po si Miss Sherylina. At meron na rin siyang sharer badge. Opo, Mr. Edmund, kita ka po. Good evening po. Hello, Miss Rizelle. Rizelle or... Good evening, Miss Anne. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po ng mga sharer badge kasi habol pa po tayo. Meron pa po tayong dalawang words na papahulaan. At apat pa po ang pwedeng manalo. Thank you po sa mga hearts at mga likes. Paki-heart po yung live, ah. Sa mga wala pa pong share badge, kuha na po tayo ng share badge. I-share lang po itong live sa ating profile. I-public ang ating profile. At i-share po sa 5 public groups. Para magkaroon po tayo ng share badge. Hello po sa Rizal! Hello, Mr. Nielsen! Hello, Mr. Nielsen! Hello sa Rizal! Hello sa Rizal! Good evening, Miss Edith! Si Miss Mikay, ay nakikita ko po, visible ka po at meron ka na pong sharer badge. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Bago po tayo mag-start ng ating fourth na Guess the Word. Opo, Miss Mai, visible ka po at meron ka na rin pong sharer badge. Good evening, Mr. Edmund. Good evening, Miss Winnie. Ang messenger account po ni Marco ay sa kanya pong Facebook page. Dalawa po kasi yung Facebook ni Marco. Yung Facebook profile, wag po doon. Doon po kayo sa Facebook page niya, Marco Antonio Panganiban. Good evening po sa mga bagong viewers. Good evening, Miss Ellie. Good evening, Mr. Brian. Magpapakilala po kaming muli. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At welcome po sa ating fourth live, Guess the Word. Marguess! At nasa fourth word na po tayo. Pero bago po namin basahin na bago po basahin ni Marco ang clue para sa ating fourth word. Palike and subscribe naman po ng YouTube channel ni Marco. Marco Antonio Panganiban. Magkakaroon po doon ng YouTube giveaway ng gadget na magugustuhan ng mga naka-online class. Kaya kung gusto niyo pong maka-join at manalo ng gadget, mag-like and subscribe Marco Antonio Panganiban. Hello, Miss Dalisay! Miss Ramona, visible ka po! Sa ating pong mga bagong viewers, kung wala pa po kayong share badge, kuha na po ng share badge kasi pwedeng-pwede pa po kayong mag-join. Meron pa po tayong two words na papahulaan. At ito na po ang clues. Hello, Miss Liza! Say hello, hello, Miss Liza! Good evening, Miss Liza! Good evening, Miss Liza! Good evening sa Cebu! Hello, Miss Hannah! You say good evening sa Cebu? Good evening sa Cebu! Hello, Miss Saxna! Hello po sa Bulacan! Hello po! Hello sa Bulacan! Hello sa Bulacan! Hello po sa Zamboanga! Hello po sa Zamboanga! There's a lot of people, yes, living in different... Gustong-gusto po namin pumunta sa Zamboanga, sa Cebu. Pag natapos po ang quarantine, magkita-kita po tayo. Opo, Miss Ella, nakikita po kita. Bago po natin simulan yung ating mga clues para sa ating fourth na Guess the Word, ipapaalala ko lang po ulit na huwag po kayong sasagot bago ko po masabi yung word na go. Kasi kukopyahin lang po nila ang inyong sagot. Sayang, kasi hindi kayo ang mananalo. Kaya sasabihin po ni Marco yung clue. Pagkatapos po nun, hello po sa Malabon! Pagkatapos po nun, sasabihin ko ulit yung clue at sasabihin ko yung go. Pagkatapos kong sabihin yung go, tsaka po lang po kayo sumagot, ha?
Good evening po sa mga bagong viewers. Please keep on sharing sa mga public groups. Uli, babasahin na po ni Marco ang clues para sa ating fourth word. Fourth word na. Where is it? Good evening po sa lahat. Sa mga wala pa pong share badge, pwede pa po kayo mag-share. You say good evening, everyone. Good evening, everyone. Babasahin ko. Ang mga clues. Para sa ating. Nahuduran ako. Para sa ating. Fourth word. Hello po sa Zambales. Hello po. Fourth word. Unang clue. Makinig na po tayo. Fourth word, unang clue. Ito ay pangalan ng luto. Ng luto. Ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Mayroon nitong 10 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng 2 salita. Hello po sa Albay, hello po sa Laguna. Please keep on sharing para ma-reach po natin yung buong Pilipinas. Uulitin ko po ang mga clues. Hello sa Cavite at syempre sa Quezon City. Uulitin ko po yung mga clues para sa ating pang-apat na word. Wala po munang manghuhula ha. Antayin nyo po na sabihin ko po yung salitang go. Pero hindi pa po go. Sasabihin ko po muna ang ating mga clues. Unang clue. Huwag po muna sumagot. Hindi po adobong manok. Huwag po muna kayong sumagot kasi pag nakopya nila yan at naisagot nila yan mamaya pagkatapos kung sabihin yung go, hindi kayo ang mananalo sila. Hindi po adobong baboy. Hindi po nilagang baboy. Hindi po paksiyo na bangus. Hello po sa Batangas. Say hello to Batangas. Hello po sa Batangas. Hello po Mr. Winnie. Pwede pa po kayong mag-join. Hello po Mr. Winnie. Hello po sa Batangas. Pwede pa po kayong mag-join para sa ating mga bagong viewers. Binabasa pa lang po natin ang clue para sa ating fourth word. Hello sa Valenzuela. Babasahin ko po ang clues para sa ating fourth word. Wala po munang sasagot ha kasi hindi po makakonsider ang inyong sagot. May invalid. Hindi po lechon belly. Hindi na po muna ako magbabasa ha. Babasahin ko muna ang ating mga clues. Unang clue para sa ating fourth word. Hi po sa Pampanga. Unang clue para sa ating fourth word. Ito ay pangalan ng isang luto ng pagkain na Pinoy na Pinoy. Hello po sa Isabella. Hello po. Pangalan ito, hello po sa Oriental Mindoro. Hello po. Ang saya naman ha. Nationwide na po tayo. Ang saya. Where is Mindoro? Mindoro is in, after Batangas, you have to take a ferry to go to Mindoro. So it's an island? Yes, Mindoro is an island on the side of Batangas. You have to take a ferry so you can go to Mindoro. Hello po sa Mindoro, hello sa Batangas. First clue, ito ay lutong pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Wala pa pong go, wala pang sasagot. Pangalawang clue, mayroon itong 10 letra. 10 letters. Wala pang sasagot. Pangatlong clue, binubuo ito ng 2 salita. 2 words. Ang atin pong fourth word ay lutong Pinoy na Pinoy. 10 letters. 2 words. Hello po sa Cebu. Hello maganda po dyan. Napakaswerte po niya at nakatira po kayo sa Cebu. Hindi po tinolang manok, hindi adobong manok, pero 2 words po siya. Lutong Pinoy na Pinoy, hindi po sinigang, 2 words. Hindi po adobong manok, lutong Pinoy po siya. May 10 letra, binubuo ng 2 salita. 10 letters, 2 words. Hindi po kare-kare, 10 letters po siya. Hindi po sinigang na baboy, 10 letters po siya. Good evening, Miss Angelica.
Hula lang po tayo ng hula, wala pang nakakahula ng tamang sagot. Kaya sa mga bago nating viewers, pwede pa po kayong mag-share at mag-join sa ating pang-apat na Guess the Word kasi wala pa pong nakakahula. Hindi po sisig baboy, hindi po crispy pata, hindi chicken kare-kare. 10 letters, 2 words. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words. Hindi po crispy pata. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Kuha na po ng share badge. Pwedeng-pwede pa po kayong sumali sa ating pang-apat na Guess the Word kasi wala pa pong nakakahula ng tamang word. Hindi po pork menudo. Pero 10 letters 'yon. Pero hindi 'yon ang tamang sagot. Lutong Pinoy na Pinoy, hindi po crispy pata. 9 letters lang 'yon, 10 letters ito. 9 letters lang ang crispy pata. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words. Pork menudo ay 10 letters, pero hindi po ito ang tamang sagot. Hindi po crispy pata, hindi pork menudo, hindi paksiw na isda. 10 letters, 2 words. Lutong Pinoy na Pinoy. Good evening, Miss Rosel. Join na po. Pwede pa po kayo manghula ng ating pang-apat na word. Kuha lang po ng share badge. Hindi po paksiw na pata. Palike lang po ng live, ah. Pa-heart naman po. Hindi po pork menudo. Sasabihin na ba natin? Hindi po tibok-tibok. Pero 10 letters din yon. Pero hindi po tibok-tibok ang sagot. Babasahin na ba natin? Hello, Mr. Jovan. Miss Jovan. Meron ka pang chance humabol. Hindi pa nahuhulaan ang ating fourth word. At meron pa tayong fifth word. Kaya kuha na ng share badge. Hindi po pansit bihon. Hindi po pork bagnet. Hindi po tibok-tibok. Good evening, Miss Princess. Hindi pansit bihon. Hindi po crispy pata. Hindi po ginataang isda. Wala po itong gata. Walang gata itong luto na ito. Hindi po tibok-tibok. Babasahin na ba natin ang pang-apat na clue? Good evening, Mr. Guillermo. Babasahin na po ni Marco ang ating pang-apat na clue kasi wala pa pong nakakahula. Kaya kung wala pa kayong share badge, kuha na po ng share badge at i-share na po ito sa 5 public groups kasi pwedeng-pwede pa po kayong manghula para sa ating fourth word dahil wala pa pong nakakahula. Good evening, Mr. Yael. Hindi po pansit canton. Hello, Miss Rana. Kuha na ng share badge. Hello, Miss Armel. You say hi to Miss Armel. Hello, Miss Armel. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Good evening, Miss Elaine. Hindi po pansit Lomi. Pwede pa po kayong kumuha ng share badge kasi pwede pa po kayong mag-join sa ating fourth na Guess the Word dahil wala pa pong nakakahula ng tamang word. Hindi po pork menudo, hindi pichi-pichi, hindi pansit lomi, hindi puto bumbong. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words. Hindi po inihaw na isda. Hello, Miss Jen. Good evening. Sa ating mga bagong viewers, join na po. Kuha na ng share badge. Pwede po kayong manalo ng 100 GCash at pwede pa pong manalo ng 50 GCash. Madagdagan ng 50 GCash ang inyong 100 GCash pag na-share nyo po ito sa more than 5 public groups. Kaya please keep on sharing. Hindi po crispy pata. Ulitin ko raw yung clue, sabi ni Miss Angie. Lutong Pinoy na Pinoy. 10 letters, 2 words. Hindi po pichi-pichi. Hindi po pansit bato. Hula lang po ng hula. Wala pa pong nakakatama. Hindi po inasal manok. Hindi po... Hello, Miss Sophia. Hindi po pansit gisado. You say good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening po sa mga bagong viewers. Kuha na po ng share badge para po maka-join. Hindi pa po nahuhula ng ating fourth word. Kaya pwedeng-pwede pa kayong makasali sa ating fourth word. Hindi po pansit bato. Hindi po puto bumbong. Babasahin na po ni Marco ang pang-apat na clue. Tandaan niyo yung unang tatlong clues, ha?
Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words. Ang pang-apat na clue, sabi ni Miss Liza, ilabas na raw yung pang-apat na clue. Kaya read na. Fourth clue. Pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Itong Pinoy na Pinoy na lutuin ito ay ginagamitan ng tanglad. Pang-apat na clue. Hindi po pork steak, hindi sapin-sapin, hindi pichi-pichi. Pang-apat na clue. Pakinggan nyo na po yung pang-apat na clue, baka mahulaan nyo na. Itong lutuin na ito ay ginagamitan ng tanglad. Pinoy na Pinoy, lutuing Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words na ginagamitan ng tanglad. Hindi po pork pochero. Ginagamitan ito ng tanglad. Ano yung mga lutuin na ginagamitan ng tanglad? Hello, Miss Araxel. Good evening po. Hindi po tinolang isda. Hindi lechong manok. Tama kayo doon, ginagamitan din yung lechong manok ng tanglad. Pero hindi po ito ang hinahanap nating salita. Kahit yung tinolang isda ay ginagamitan din po ng tanglad, pero hindi po yun ang ating hinahanap na salita. Lutuing Pinoy na Pinoy. Uulitin ko ang mga clues. Lutuing Pinoy na Pinoy. 10 letters. Wala pa ako nakikitang tamang sagot. Kaya keep on answering. Lutuing Pinoy na Pinoy. 10 letters. 2 words. Ginagamitan ng tanglad. Meron akong nakita, pero hindi yun yung tamang word. Kaya babasahin na natin ang ating panglimang clue. Wala pa pong nakakatama ng sagot, ha? Kaya keep on answering. Huwag din kayong mangopya kasi wala pang tamang sagot. Tandaan niyo po yung unang tatlong clues. 10, lutong Pinoy na Pinoy. 10 letters. 10 letters. 2 words, ginagamitan ng tanglad. 10 letters lang po, ha? Huwag po kayong susobra sa 10 letters. Hindi po siya 11 letters. Ang lechong baboy ay 11 letters. Tama po ba ako doon? Tanglad manok, hindi rin po yan 10 letters. 10 letters lang po tayo. 2 words, lutuing Pinoy na Pinoy na ginagamitan ng tanglad. Sa mga bago po nating viewers, pwedeng-pwede pa po kayong kumuha ng sharer badge at mag-join sa ating pang-apat na Guess the Word dahil wala pa pong nakakakuha ng tamang sagot. Pa-heart po ng live! At ang ating pang-limang clue. Pag sinabi po ito, siguradong makakatama na kayong lahat. Yung lechon belly po, hindi po yung 10 letters. 10 letters lang po tayo. Panglimang clue. Pakinggan na po natin mabuti. Si Miss Resty ay walang sagot. Natatawa na lang siya. Hello, Miss Carmen. Hello po sa Ilocos. Hindi po pork belly. Hindi po lechon baboy. Dahil ang lechon baboy ay meron po yan 11 letters. Si manok inasal ay 11 letters din. Ito po ay 10 letters lang po na lutuing Pinoy na ginagamitan ng tanglad. Wala pa po akong nakikitang tamang sagot, kaya hula lang po kayo ng hula. Lahat po ng lutuin na ginagamitan ng tanglad ay pwede nyong i-comment. Paki-heart po yung live, babasahin na po natin ang panglimang clue. Panglimang clue. Ipinagmamalaki ang pagkain na ito sa Cebu. Ipinagmamalaki ang pagkain na ito sa Cebu. Lutuing Pinoy, 10 letters, may tanglad, at ipinagmamalaki ang pagkain na ito sa Cebu. Ano kaya itong lutuin na sa Cebu na ito na ginagamitan ng tanglad? Ibahin niyo po ng konti yung lechon. Kasi sa Cebu siya eh. So, anong tawag niyo po doon? Ayan, binigyan ko na kayo ng clue, ah.
ibahin nyo ng konti yung lechon. Kasi ito ay galing sa Cebu. So ano po ang tawag doon? Hindi po lechong baboy. Malapit na po yun eh. Nandun na po yung isang word nyo. Ano po yung lechon? Pero sa Cebu, anong tawag doon? Wala pa rin tamang sagot. Lutong Pinoy na Pinoy, 10 letters, 2 words, lutuing may tanglad, at ipinagmamalaki ang luto na ito sa Cebu. Mali po yung pork lechon, ibahin nyo po ng konti. Kasi lutuing Cebu eh. Ano ang lutuing Cebu? Marami po tayong nakikitang lechon na word. Pero kung galing sa Cebu, ano ito? Meron na akong mga nakikitang tamang sagot. Hindi po inasal Cebu. Ano po ang tawag sa lechon na galing sa Cebu? Meron na akong mga nakikitang tamang sagot. Pero meron na rin tayong mga winners. Meron na akong nakita kaninang dalawang naunang nakapagsabi ng tamang sagot. Hindi po lechong manok. Ano ang tawag sa lechon na galing sa Cebu? Good evening po sa ating mga bagong viewers. Sabi ni Miss Banch, Cebu lechon daw. Tama kaya yon? 10 letters ba yon? Pero, nauna ba si Miss Banch? Marami na pong nakakakuha ngayon ng tamang sagot, pero meron na po tayong dalawang winners. Ang tamang sagot para sa ating fourth na guess the word, na lutuing Pinoy na Pinoy na may tanglad at ipinagmamalaki ng Cebu ay... Bidit, anak ko. Lechon Cebu. Lechon Cebu. Yun po ang ating fourth word. Ang sagot sa ating fourth word, na lutuing Pinoy na Pinoy na may tanglad at ipinagmamalaki sa Cebu ay lechon Cebu. Sasabihin na natin kung sino ang ating mga winners. Hindi po lechon belly, hindi po linarang. Ang sagot po ay lechon Cebu. Ito ay lutuing Pinoy na may tanglad na ipinagmamalaki sa Cebu. At ang winners para sa ating fourth na guess the word na ang sagot ay lechon Cebu ay si... Pwede pong lechon Cebu o Cebu lechon, ha? Ang winners po natin ay si... You say it, anak ko. Mr. Lucky. Mr. Lucky and Miss Rusty. Ang winners po natin sa ating pang-apat na guess the word na ang sagot ay lechon Cebu ay si Miss Rusty at si Mr. Lucky. Lucky talaga siya tonight. I-congratulate po natin si Miss Rusty at si Mr. Lucky. Ang ating winners para sa ating fourth the word na ang sagot ay lechon Cebu ay si Miss Rusty at si Mr. Lucky. I-congratulate po natin sila. Opo, marami pong nakatama ng lechon Cebu o Cebu lechon, pero ang nauna pong nakasagot ay si Miss Rusty at si Mr. Lucky. Hindi po pork inasal, lechon Cebu. Ipinagmamalaki po ito sa Cebu, isang lutuing Pinoy na Pinoy na ginagamitan ng tanglad. Finally, si Miss Rusty. After ilang FB Live na walang panalo, ay nanalo ulit. Congratulations sa ating winners ng ating fourth na guess the word na ang sagot ay lechon Cebu.
si Mr. Lucky, at si Miss Resty. Isend lang po sa messenger ni Marco, Marco Antonio Panganiban, ang details ng inyong GCash para maipadala po ang inyong 100 GCash bukas ng gabi. Kung gusto nyo pong madagdagan ng 50 GCash ang inyong 100 para maging 150, ay ishare nyo lang po itong live na ito sa more than 5 public groups at mag-send po kayo ng proof ng screenshot na naishare nyo po ito sa 5 public groups para maging 150 ang inyong 100 GCash. Good evening po sa mga ating bagong viewers. Hindi pa po tayo tapos, Miss Jacqueline. Tapos na po tayo. Hello sa Cebu! Opo, taga Cebu pa naman daw si... Hello sa Cebu. Mr. Janelle. Pero hindi daw niya nakuha yung... Hindi daw siya ang winner. Baka makuha mo na ang ating fifth award, Mr. Janelle. Huwag po muna kayong aalis kasi meron pa po tayong panglimang guess the word. Sa ating panglimang guess the word, dalawa pa rin po ang pwedeng manalo ng 100 GCash na pwedeng madagdagan ng 50 pag meron po kayong share sa 5 public groups. Kaya please keep on sharing. Pa-heart po ng live. Good evening po sa mga bagong viewers. Yes. Magpapakilala po kaming muli. Hello, Miss Hannah. You say hello to Miss Hannah. Hello, Miss Hannah. Good evening po sa mga bagong viewers. Magpapakilala po kaming muli bago po tayo mag-proceed sa ating fifth na guess the word. Huwag po muna kayong aalis. May isa pa po tayong word. Hindi pa po tayo tapos. Ako po si Mitzi. Ako po si Marco. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito ang ating fourth FB Live, guess the word, Marguess. Bago po natin sabihin ang mga clues para sa ating fifth na guess the word, palike and subscribe naman po ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Magkakaroon po ng YouTube giveaway doon na na-start na natin pero pwede pa rin kayong humabol na ang prize ay isang gadget na siguradong magugustuhan ng mga nag-online class. Kaya kung gusto niyo pong makasali sa YouTube giveaway na yon, mag-like and subscribe lang po kayo. Marco Antonio Panganiban. Sa mga nakapag-like and subscribe na po, salamat po. Hello po sa Novaliches! Shout out daw kay Miss Shinim. Hello, Miss Shiny. Hello, Miss Shiny. Hello, Miss Dalisay. Good evening. Hello, Miss Edith. Good evening. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Pwedeng-pwede pa po kayong mag-join. Kaya kuha na po ng inyong share badge. Meron pa po tayong isang word. Ang ating fifth na guess the word. Start na po tayo ng ating fifth na guess the word. Last na daw. Kaya pwede ba daw pagbigyan nyo naman si Miss Vange? Hello, Miss Riza. Say hello to Miss Riza. Hello, Miss Liza. Riza. Hello, Miss Riza. We say good evening, everyone. Hello po, Sir Riyad. Wow, ah. Maria. Riyad. Oh, where's that? Hello, Miss Sally. Hello, Sir Riyad. This is in Saudi. Oh. Nakakatuwa naman, hindi na lang pala tayo sa Philippines. Meron tayong Riyad. Foreigners. At meron din tayong Japan. Hello po. Kabanatuan, hello po. Quezon City, Novaliches, good evening po. Meron pa po tayong isang guess the word, kaya huwag niyo po kaming iiwanan. Meron pa po tayong isa. Pwedeng-pwede pa po kayong makasali. Kahit na ngayon lang po kayo nakapag-join, magkuha lang po ng share badge. I-share lang po itong live na ito sa inyong profile. I-public ang inyong profile. At i-share sa 5 public groups para magkaroon kayo ng share badge. Muli po, ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At ito po ang ating fourth FB Live. Guess the word? Marguess! At ang ating panglimang word? Read na, anak ko. Makinig na po kayong mabuti. Ito na po ang ating panglimang word. Come here.
word. Fifth word. Unang glue. Ito ay pangalan ng luto. Ng luto ng isang pagkain na Pinoy na Pinoy. Pangalawang clue. Mayroon itong 18 na letra. Pangatlong clue. Binubuo ito ng dalawang salita. Wala po munang sasagot. Uulitin ko po yung mga clues. Hintayin niyo pong sabihin ko yung go bago po kayo sumagot, ha? Ang unang clue, ito ay lutuing Pinoy na Pinoy. Huwag po munang sasagot. Pangalawang clue, mayroon itong 18 na letra. 18 letters. Hindi pa po go. Huwag po munang sasagot. Antayin niyo pong sabihin ko yung go bago po kayo sumagot. Thank you po, Miss Annalisa. I say thank you. Thank you po. Ang ating pangatlong clue. Huwag po munang sasagot. Ang ating pangatlong clue, binubuo ito ng dalawang salita. Two words. Lutuing Pinoy na Pinoy. 18 letters. Two words. Go! Ito ay lutuing Pinoy. 18 letters. Binubuo ng dalawang salita. Two words. 18 letters, two words. Hindi po ginisang malunggay, hindi chicken adobo, hindi kalderetang manok, hindi kalderetang kambing, hindi rin po kalderetang baboy. Hindi rin po ginataang gulay. Hello, Miss Juliet. Good evening. Pwedeng-pwede pa po kayo mag-join sa ating fifth na guess the word. Hindi po kalderetang kambing, hindi po chicharong bulaklak, hindi pinakbet na isda. 18 words. Ah, sorry po. 18 letters. 18 letters. Two words. Hindi po ginisang ampalaya. Hindi po kalderetang kambing. Hula lang po kayo ng hula. Ito na po ang ating fifth word. Ipapaalala lang po namin, magkita-kita po tayong muli next Friday, 9 p.m. po. Hindi po sinigang na baboy, lutuing Pinoy na Pinoy, 18 letters, 2 words po. Good evening po sa ating mga bagong viewers, pwedeng-pwede pa po kayong manghula, kuha na po ng share badge, pa-heart po ng live. Lutuing Pinoy na Pinoy. 18 letters, 2 words. Hindi po pork barbecue, Miss Resty. Nagugutom na si Miss Resty. Hindi po pork barbecue. Hindi po adobong manok, hindi po adobong baboy, hindi sinigang na baboy, hindi kalderetang kambing. 2 words, 18 letters. Babasahin na po ni Marco ang ating pang-apat na clue. Pang-apat na clue. Ito ay lutong hinahaluan ng sampalok. Sampalok. Ito ay lutong hinahaluan ng sampalok. Lutong Pinoy na Pinoy, hindi po ginata ang kalabasa. Lutong Pinoy na Pinoy, 18 letters, 2 words. Ito ay lutong hinahaluan ng sampalok. 2 words, hindi po adobong kangkong, may sampalok po siya. Good evening, Miss Carmen. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Nasa pang-fifth na guess the word na po tayo. Hindi po lumpiang Shanghai. Pwera na lang kung hinahaluan nyo ng sampalok ang inyong lumpiang Shanghai. Pero hindi rin po siya 18 letters, kaya mali po ang lumpiang Shanghai.
Good evening, Miss Yonaline. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Nasa fifth na guest the word na po tayo. Pero sana maka-join po kayo next Friday, 9 p.m. Good evening, Miss Arlene. Marami na akong nakikitang tamang sagot. Ito ay lutong may sampalok. Ang ating panglimang clue ay... Ito ay luto ng manok. Ito ay luto ng manok na may sampalok. Sobrang giveaway ito. Napakadali. At nakikita ko na yung mga tamang sagot. Actually, kanina ko po manakita. Nakita ko na po kanina pa. Napakadali nito kasi napakadaling nahulaan. Ano? Ang lutuing Pinoy na Pinoy na luto ng manok na may sampalok. Tama kaya ang mga sagot ninyo? At ang tamang sagot ay... At ang tamang sagot sa ating fifth na guess the word na luto ng manok na may sampalok ay... Sinampalukang manok. Napakadali po nito kasi parang nasa third clue pa lang tayo ay may mga nakasagot na. Pagkasabi ko ng go ay meron na akong mga nakitang tamang sagot. Ang tamang sagot, ang luto ng manok na Pinoy na Pinoy na may sampalok ay sinampalukang manok. At ang sagot para sa ating fifth na guess the word ay sinampalukang manok. Marami na pong nakatama, pero meron ng naunang dalawang winners. At ang mga winners para sa ating fifth na guess the word ay si... Miss Cheryl. Miss Cheryl. And Miss Josephine. And Miss Josephine. Si Miss Cheryl Marzan at si Miss Josephine Belgira. Ang mga winners ng ating fifth na guess the word na ang sagot ay sinampalukang manok ay si Miss Cheryl Marzan at si Miss Josephine Belgira. I-congratulate po natin si Miss Cheryl at si Miss Josephine. Congratulations, Miss Cheryl! Congratulations, Miss Josephine! Congratulations, Miss Cheryl! Kayo po ang winners ng ating fifth na guess the word. Si Miss Cheryl ay si Miss Cheryl Marzan. Si Miss Josephine ay si Miss Josephine Belgira. Congratulations po! At ang ating... I-send nyo lang po ang details ng inyong GCash sa Facebook page ni Marco Antonio Panganiban. Babasahin ko pong muli ang winners ng ating limang Guess the Word. Sa ating unang Guess the Word ay si Miss Ashley at si Miss Erica. Sa ating pangalawang Guess the Word ay si Miss Lovely at si Miss Ashley ulit. Sa ating pangatlong Guess the Word ay si Miss Carmi at si Mr. Daniel. Sa ating pang-apat na guess the word, ay si Mr. Lucky at si Miss Rusty. At sa ating pang-limang guess the word, ay si Miss Cheryl Marzan at si Miss Josephine Belgira. I-congratulate po natin silang lahat. Pakisend po ng details ng inyong GCash sa Facebook page ni Marco Antonio Panganiban, para ma-send po tomorrow ng gabi, mga 9 p.m. po, ang inyong 100 GCash. Pwede po itong madagdagan ng 50 GCash kung makakapag-send po kayo ng proof na nakapag-share po kayo sa more than 5 public groups. Magiging 150 ang inyong GCash. Good evening po sa mga ating... kailan daw yung ating next na live, Miss Leonaline? Every Friday po, 9 p.m. Magkita-kita po tayong muli next Friday, 9 p.m. Congratulations po sa lahat ng ating mga winners. Sana po yung mga bagong viewers po natin na hindi na po nakaabot sa ating Guess the Word, pasensya na po kayo. Sana po maka-join po kayo next Friday,
9 p.m. po para sa ating FB Live, Guess the Word. Every Friday po, 9 p.m. magkita-kita po tayo. You say goodbye to Miss Edith. Goodbye, Miss Edith. You say congratulations to all the winners. Congratulations to all the winners. Congratulations po sa lahat ng ating winners. At thank you po sa lahat sa inyo na nanood po ngayong gabi. Sobrang napasaya niyo po kami. Sana po next Friday, join po kayo ulit, 9 p.m. sa Facebook page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Every Friday po yun, 9 p.m. para sa ating live na Guess the Word. Sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban, paki-like and subscribe po kung gusto niyo pong maka-join sa ating YouTube giveaway na ang prize ay gadget na siguradong magugustuhan ng mga naka-online class. Thank you sa mga nakapag-like and subscribe na. Sa mga hindi pa po, pa-like and subscribe po please. Shout out daw si Miss Liza Bang, isa shout out. Hello po sa ating mga bagong viewers na nandyan pa. Good evening po. Pasensya na po kayo, hindi na po kayo nakaabot sa ating FB Live Guess the Word. Natapos na po ang 5 words. Pero, next Friday, 9 p.m., ay magkakaroon po ulit tayo ng Guess the Word. Kaya please join us po next Friday ng 9 p.m. Paano pong sumali sa YouTube giveaway? I-like and subscribe niyo lang po yung YouTube channel ni Marco. Pakikita niyo po sa kanyang Facebook page, may isang post po doon ng mechanics kung paano makasali sa YouTube giveaway. Tingnan niyo lang po, ipipin po natin on top bukas yung mga mechanics para po maka-join po kayo sa YouTube giveaway ni Marco. Kaya paki-like and subscribe po yung kanyang YouTube, Marco Antonio Panganiban. Paki-like din ang kanyang Facebook page para makita niyo po yung mga mechanics para sa kanyang YouTube giveaway. Miss Hannah, i-like mo yung Facebook page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Nandun po yung mechanics kung paano po makaka-join sa YouTube giveaway. Miss Edith, sa Friday po, 9 p.m. ulit, yung ating FB Live Guess the Word. Every Friday po, 9 p.m. Pagtapos na po kayong kumain ng 9 p.m., join niyo po kami ni Marco sa ating FB Live Guess the Word. Madadali lang naman po yung words. Ginawa po naming madadali lang para po masaya lang po tayong lahat. Opo, tama po si Miss Liza. Every Friday po itong FB Live na Guess the Word. Every Friday, 9 p.m. You say, please join us. Please join us. Every Friday. Every Friday. At 9 p.m. At 9 p.m. For my FB Live. For my FB Live. Guess the Word. Guess the Word. Pwede po kayong manalo. Pwede po kayo. Pwede po kayo manalo. Ng 100 GCash. Ng 100 GCash. At pwede pa itong madagdagan. At pwede to. Pwede pa itong. At pwede pa itong. Madagdagan ng 50 pag nag-share kayo sa 5 public groups kaya join na po every Friday every Friday 9 p.m. magkita-kita po tayong muli sa Friday 9 p.m. Paki-like and subscribe po. Paki-like and subscribe po. Ang YouTube channel ko. Marco Antonio Panganiban. Please like and subscribe yung YouTube channel ni Marco. Hindi pa nga masyadong magaling, Miss Resty. Actually po, ito po kung mapapansin po ninyo, bakit po natin ginagawang Tagalog itong FB Live na ito?
Practice po ito kay Marco. Hindi po kasi siya marunong, hindi po siya masyadong magaling magsalita ng Tagalog. Kaya tinatagalog po natin para matuto po si Marco na magtagalog. Ito po ang kanyang workshop. Filipino workshop po ito ni Marco para matuto po siyang magtagalog. Thank you po sa pag-join sa amin tonight. Sobrang saya po namin. Sana napasaya din po namin kayo. Please join us again. Hello, Miss Benilda. Please join us again next Friday, 9 p.m. At para ma-update po kayo, maalala nyo po na may FB Live next Friday. Paki-like and follow po yung Facebook page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Nagpo-post po kami ng reminder doon every Friday na meron po tayong FB Live ng 9 p.m. Good evening po sa mga bagong viewers. Sorry po, hindi na po kayo naka-join. Miss Benilda, sorry po, hindi na po kayo naka-abot kasi tapos na po yung ating guest the word for tonight. But every Friday po ito, tuwing Friday ng 9 p.m. Sana po next Friday maka-join po kayo. Good evening po sa ating mga bagong viewers na hindi po naka-join. Pasensya na po kayo. Tapos na po yung ating guest the word. Pero sana po magkita-kita po tayo next Friday ng 9 p.m. Every Friday po, 9 p.m. FB Live, guest the word. Good evening, Miss Monica. Good evening, Miss Jeng. Good evening. Opo, Miss Benilda. Thank you po. Sana po next time, ha? Next Friday, 9 p.m. Sana po mag-join po ulit kayo. Every Friday po ng 9 p.m. Kung wala po kayong ginagawa, wala po kayong pinagkakaabalahan, gusto nyo pong sumagot ng mga words para sumaya, join lang po kayo sa amin dito sa FB page ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Ginagawa lang po nating napakadali ng mga words para maging masaya po tayong lahat. Kasi napapasaya niyo po kami, kaya gusto rin po sana namin ay masaya rin po kayo. Congratulations po ulit sa ating mga winners. Good evening po sa ating mga bagong... Oh, you see? Hi to Miss Benny. Hi, Miss Benilda. Hi, Miss Benilda. Thank you po. Thank you po. Hello, Miss Mary Grace. Good evening. Good evening po sa ating mga bagong viewers. Pasensya na po kayo. Hindi na po kayo umabot sa ating FB Live Guest the Word kasi tapos na po tayo. Pero sana maka-join po kayo next Friday ng 9 p.m. Every Friday po, 9 p.m. Kaya mag-like and follow po kayo ng Facebook page ni Marco. Nagpo-post po kami doon ng reminder every Friday na magkakaroon po ng FB Live ng 9 p.m. para hindi nyo po makalimutan. Pagkatapos nyo pong kumain sa gabi, magkita-kita po tayo tuwing Friday, 9 p.m. po. You're so cute daw magsalita. Opo, hindi... Miss Benilda, hirap na hirap po kasi siyang magtagalog. Kaya ito po talaga ay actually, kaya ginagawa natin siyang Tagalog. Parang workshop po ito ni Marco. Kaya kung napapansin po ninyo na pinipilit po nating magsalita siya sa Tagalog kahit na nahihirapan siya. Kasi po workshop, ginawa ko po ito para maging workshop niya sa Tagalog. Para matuto po siyang magtagalog and at the same time mag-enjoy po siya. Oh, don't give up daw speaking Tagalog. You say, opo. Opo. Opo, Miss Benilda. Opo, Miss Benilda. Good evening po. Good evening sa ating mga bagong viewers. Sorry po, hindi na po kayo nakaabot sa ating FB Live, Guess the Word. Pero sana po next Friday, mag-join po kayo ulit, 9 p.m. Every Friday po, 9 p.m. Sa Facebook page po ni Marco, Marco Antonio Panganiban. Paki-like and subscribe din po ang kanyang YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. Magkakaroon po tayo ng gadget giveaway. Kaya kung gusto niyo pong mag-join para manalo ng gadget na gustong-gusto ng mga batang naka-online class,
ay mag-like and subscribe na po kayo ng YouTube channel ni Marco. Thank you po, Miss Benilda. Sana po next Friday po mag-join po kayo, ha? Pakisabi din po sa mga friends ninyo, mga neighbors. Pa-join po every Friday, 9 p.m. Hello po sa Pampanga! Sorry po, hindi na po kayo umabot sa ating Guess the Word. Pero next Friday po, 9 p.m. Sana po maka-join po kayo ulit. Opo, Miss Benilda, mag-like and subscribe po kayo sa YouTube channel ni Marco. Marco Antonio Panganiban. Para maka-join po kayo din sa gadget giveaway. Mamimigay po ng gadget na siguradong magugustuhan ng mga naka-online class. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-like and subscribe ng YouTube channel ni Marco, Marco Antonio Panganiban, pwede na po kayo mag-like and subscribe mamaya para maka-join po kayo sa ating YouTube giveaway. Makikita niyo po ang mechanics ng YouTube giveaway na yon sa kanyang Facebook page, Marco Antonio Panganiban. Hindi po siya mahirap tandaan kasi lahat po ng social media accounts ni Marco ay Marco Antonio Panganiban. YouTube channel, Marco Antonio Panganiban. Facebook page, Marco Antonio Panganiban. Good evening po sa lahat ng mga bagong viewers. Sorry po, hindi na po kayo naka-join ng ating Guess the Word. Next Friday po, 9 p.m. Magpapakilala po kaming muli bago po kami magbabay sa inyong lahat. At mag-good night. Stay safe din po, Miss. Hindi ko alam i-pronounce. Jekyll po ba yun? Magpapakilala po kaming muli bago po kami magbabay sa inyong lahat at mag-good night. Ako po si Mitzi. And ako po si Marco. At salamat po sa pag-join sa aming 4th na FB Live. Guess the word? Marges! Good night po! Good night, everyone! Goodbye! Goodbye!